Iyo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasa iyo, hindi ka maaano. Sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at magturo ng salita ng Diyos. Nang si Gallio nang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo. Nadakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila.
Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sustenes, ang taga-pamahala ng sinaguga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit, hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nananatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuob. Purihin ang Diyos. Siya ay awitan. Awitan ng hari. Siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Ang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipanganganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo ang katabi mo ng magandang araw. Araw ng Biyernes, araw ng Pong Jesus Nazareno at araw ng ating debosyon. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa dalawang palaka. Tungkol saan po ang aking kwento? Ilang palaka? Yon. Isang araw, mayroong dalawang palaka na tumatalon-talon sa gubat. Saan po tumatalon ang palaka? Yon. Very good. Gising pa. Habang sila'y tumatalon, sila ay nagkukwentuhan, nag-uusap, nagchichismisan. Dahil sila ay hindi nakatutok o nakatingin sa dinadaanan, hindi nila napansin ang isang malaking butas na may tubig. Ano po ang hindi nila napansin? Anong meron sa butas? Yun. At paglundag nila, sakto, nahulog sila sa butas na mayroong malalim na tubig. Sinikap ng dalawang palaka na makaalis sa tubig. Pinilit nilang umahon sa tubig. Ngunit sa sobrang laki ng butas at sa sobrang lalim ng tubig, hindi nila ito magawa. Kawag ng kawag ang dalawang palaka. At makalipas ang isang oras, napagod na ang malaking palaka. Sino po yung napagod? Sabi ng malaking palaka, "Tama na, hindi ko na kaya." Sumagot ang maliit na palaka. Sino yung sumagot? Sabi niya, "Kaya pa yan. Huwag kang susuko." Sabi ng malaking palaka, "Pagod na ako. Titigil na ako." Sumagot muli ang maliit na palaka,
pag tumigil ka, hindi ka magtatagumpay. Anong sinabi ng maliit na palaka? Hindi nakinig yung malaking palaka. Sa pagod, sa hirap, tumigil ito at tuluyang nalunod. Lumipas ang isa pang oras, nagmanhid na ang mga binti ng maliit na palaka. At sinabi nito sa sarili, pag tumigil ka, hindi ka magtatagumpay. Paulit-ulit niya itong sinasabi habang kumakawag, habang nagmamanhid, habang sumasakit ang kanyang mga binti. Pag tumigil ka, hindi ka magtatagumpay. Lumipas ang isa na namang oras, patuloy sa pagkawag ang maliit na palaka. At hindi niya namamalayan, unti-unting lumalapit sa kanya ang katawan ng malaking palaka na lumulutang, patay. Dahil dito, natuntungan niya yung katawang patay ng malaking palaka. At dito, nakatalon siya at nakalabas ng butas na may malalim na tubig. Ang aral, huwag mapanghinaan ng loob. Kahit ang sitwasyon ay hindi umaayon. Minsan, ang ating kasawian ang pwedeng gawing tuntungan para ang isang bagay ay mapagtagumpayan. Mga kapatid, ito rin po ang aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo, pinagsasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang sabi ni Jesus, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Nagpapaalam na kasi si Jesus sa kanyang mga alagad dahil siya ay babalik sa kanyang ama. Siya ay pupunta sa langit. Kaya nga, sa Linggo, ipagdiriwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At hindi pa man nangyayari yon, unti-unti nang nagpapaalam si Jesus. Kaya nga, nalulungkot ang mga alagad ni Jesus. Dahil matapos mabuhay o muling mabuhay ni Jesus, aalis naman ito. Akala ng kanyang mga alagad, tagumpay na sila. Akala ng mga alagad, panalo na sila sapagkat nabuhay muli si Jesus. Pero bakit ngayon aalis siya? Iiwan na naman sila ni Jesus. Kaya nga, tigib ng lungkot ang mga alagad ni Jesus. Tagumpay na sana, bakit parang talo pa? Kaya lungkot, dalamhati at pagtangis na naman ang naramdaman ng mga alagad ni Jesus. Ngunit, ginamit niya ang imahe ng isang babaeng nanganganak. Ano po ang ginamit ni Jesus na imahe? O diba, kaunti na, tulog na yung iba. Ginamit niya yung babaeng nanganganak para daw ganito, masakit, makirot, mahirap
Iiyak ka sa sakit at ikaw ay magdudusa. Pero pagkatapos nito, may lalabas na isang magandang bagay at malilimutan mo ang sakit. Malilimutan mo yung hirap. Malilimutan mo yung hapdi. Dahil makikita mo, may lalabas na isang magandang bagay. Kaya sa lahat ng mga umiiyak, nasasaktan, bumagsak, talunan, nawawala ng pag-asa at napanghihinaan, ang sinasabi ni Jesus sa katapusan ng lahat, magkakaroon ng kagalakan. Sa katapusan ng lahat, magkakaroon ng kagalakan. Kaya sige lang, magsaya ang mga natutuwa sa iyong pagkatalo. Magbunyi ang mga nasisiyahan sa iyong dusa. Mang-asar kayo sa mga bumagsak at talunan. Sa huli, may naghihintay na kagalakan at tagumpay sa mga umiiyak, nasasaktan, bumagsak, talunan at nawalan. Kaya nga, ganito rin yung sinasabi ng Panginoon kay San Pablo sa ating unang pagbasa. Noon, pinagtatawanan at inuusig ang lahat ng mga nangangaral tungkol kay Jesus. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang titigil sapagkat ako'y suma sa iyo. Mga kapatid, ito ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa lahat ng mga napanghihinaan ng loob, dahil ang sitwasyon ay hindi umaayon, sige lang, laban lang, ituloy mo lang, manalig ka lang, umasa ka lang, idasal mo lang. Tandaan, minsan ang ating kasawian ang pwedeng gawing tuntungan para ang isang bagay ay mapagtagumpayan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ating sambitin sa bawat panalangin, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala. Sa pangangalaga natin, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahin muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban
sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos, ang ating mga pansariling kahilingan at dinadalang mga kahirapan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santa, 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 Sant
sana, sana, sa itaasa. Magsilod. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawahan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay gala. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa lahat ng mga nasasaktan, nahihirapan, nagdurusa, may iniindang sakit sa lahat ng mga talunan at bigo. Matatapos ang misa, hindi mababago ang iyong sitwasyon. Pero baunin mo ng pampalakas ng loob ang sinasabi ng Poong Jesus Nazareno, sa huli, mayroong kagalakan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.